Iniyak ng Department of Migrant Workers na mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga OFW na nasa mga bansang may tensyon at tinamaan ng kalamidad. Pagsisiguro ng kagawaran, nananatiling ligtas ang ating mga kababayang nagtatrabaho abroad. Si Luisa Erispe sa 7 ng Balita Live. Angelique, magandang balita ang hatid ngayon ng Department of Migrant Workers para sa mga kababayan nating overseas Filipino workers. Dahil tiniyak ng kagawaran, naligtas ang mga kababayan nating naghahanap buhay sa ibang bansa. Ang mga OFW sa Macau, Taiwan, Israel at South Korea ang isa sa mariing tinutukan ng Department of Migrant Workers ngayon dahil sa mga tensyon at kalamidad na nagaganap sa mga naturang bansa. Sa Taiwan kasi ay nagsagawa ng military drill ang China sa Kinmen Island. Sa Macau naman ay tumataas ang kaso ng COVID-19 at may mga Pilipinong nagpositibo doon sa virus. Sa Israel ay may tensyon pa rin sa pagitan ng Israelites at Palestinian Jedi. At sa South Korea naman ay nagkaroon ng matinding pagulan na nagdulot ng pagbaha nitong August 8 hanggang 9. Pero sa kabila ng mga sunod-sunod na pangyayaring ito, tiniyak ni DMW Secretary Susan Toots Ople na ligtas ang ating mga kababayan. Tulad ng 49 na OFW ngayon na nasa Kinmen Island, Taiwan, kung saan nagsagawa ang China ng military drills. Ayon kay Secretary Toots Ople, nakausap na ng labor attaché ang nasa 30 Pilipino roon at sa ngayon masasabing business as usual na ang sitwasyon sa lugar. Pero mariin pa rin na nakatutok ang 3 labor attaché sa Taiwan hanggang sa bumaba ang tensyon sa naturang bansa. Dagdag pa dito, may dagdag sahod na alok para sa mga newly hired, rehired at transferred workers na OFW. At marami pang trabaho o oportunidad ang maaaring magbukas para sa ating mga kababayan. Sa Macau naman, nakapag-abot na ng tulong ang DMW sa mga Pilipinong tinamaan ng COVID-19. Base sa report, 70 na ng mga Pinoy ang nakatanggap ng $200 at magkakaroon din ng special flight para sa mga OFWs na nais umuwi sa bansa mula sa Taiwan. Sa tensyon naman sa pagitan ng Israel at Palestine, sa ngayon, wala anyang nasaktan ng mga Pinoy mula sa pagpapalipad ng rocket sa Gaza Strip. At sa South Korea na naging matindi ang pagbaha, tiniyak ng kagawaran na wala ring nasaktan o napahamak na Pilipino. Samantala, Angelique, pagdating naman sa bilateral talks sa pagitan ng Pilipinas at Kingdom of Saudi Arabia, ayon kay Secretary Ople, may impedasyon siyang natanggap mula sa Ministry ng Saudi Arabia para bumisita sa naturang bansa. Anya, tinanggap niya ang imbitasyon at inaasahang bibisita siya roon para pag-usapan ang lahat ng posibilidad, kabilang na nga ang muling pagbubukas ng KSA para sa employment ng mga Pilipino. Angelique, bago naman nagkaroon ng press conference o unang pagharap ng media ng mga opisyal ng DMW kanina, ay nagsagawa rin ng oath-taking ang mga bagong senior officials ng Department of Migrant Workers. At anila ay hinihintay na nga lang nila na magkaroon ng deliberation para sa magiging pondo ng DMW sa 2023. At ito na ay magiging 100% operational para nga sa ating mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Angelique. Luisa, napanggit ba sa press conference yung tungkol sa kaso ng dalawang Pilipinong natagpo ang patay sa Dubai? May suspect na ba sila? Angelique, hindi yan napag-usapan kanina o hindi yan natalakay kanina sa press conference. Pero kung sakasakali man ay maaari natin itong ilapit sa Department of Migrant Workers. At tiniyak naman ng DMW na sa mga ganitong sitwasyon kapag may mga Pilipinong naaapektuhan o kaya ay napupunta sa mga peligro sa ibang bansa, ay tiniyak nila na talagang ayusin nila o sila ay makikipagtulungan para maging para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Angelique. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.